Ayan. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw po ng Linggo. Kasama na po natin si Ms. Glyza Escolier, ang ating Pag-asa weather forecaster. Good morning, Ms. Glyza. Good morning, ma'am. Good morning din po, Ma'am Victoria, at kay Sir Christian para sa lagay ng ating panahon. Unti-unti na pong humihina po ang habagat, kaya ito po ay nakaka-apekto na lamang ngayong araw dito po sa Northern Luzon. Asahan pa rin po sa Ilocos Region, Batanes at Babuyan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat, pagkulog dahil po sa habagat. At dito naman po sa Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, magiging bahagyang maulap po ang kalangitan, ngunit asahan na po ang mga pagkidlat, pagkulog sa hapon o gabi. Ganon din po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Generally, fair weather na po ang condition, ngunit meron pa rin pong mga pag-ulan sa hapon o gabi. At sa ngayon po, meron po tayong nakataas na gale warning sa northern at western seaboards ng Northern Luzon, kaya bawal pong pumalaot yung ating mga kababayan na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dito po sa mga baybaying dagat ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Wala na po tayong weather advisory o yung advisory po tungkol sa inaasang malalakas na ulan sa anumang bahagi po ng ating bansa. At yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolier, nag-uulat. Ma'am Glyza, ito bang nakikita namin sa mapa na parang nasa northwest? Ito ba si habagat? Yes po, opo. Okay, okay. Sabi niyo ma'am ay humina yung habagat. Kailan po natin ina-expect na lalakas uli siya? Pag meron na po ulit na sama ng panahon sa silangan po ng ating bansa ay muli pong iiral ang habagat. Pero dahil po Setyembre na at pa Oktubre na ay medyo mas mahina na po yung hatak po ng habagat sa mga ganitong mga buwan dahil pa-transition period na po. To amihan? Opo. Kailan mamang amihan na inaasahan natin yung magpapalamig talaga sa ating ihip ng hangin, simoy ng hangin? Ang start po ng amihan ay November, pero dahil yung Metro Manila ay bandang south part po ng ating bansa. So, mauuna pong lalamig yung Northern Luzon. Sa atin po sa Metro Manila ay likely mga second half pa po ng December. Tagal pa. Excited na ako mag-sweater. Oo, sweater weather na po eh. Ma'am Glyza, yung nabanggit niyo na generally fair weather na sa Metro Manila tsaka ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Ano ba to? Magiging maaraw? Ano po pa? Silip-silip na po yung araw. Makulimlim pa rin po ng konti pero pasilip-silip na po yung araw. At yung mga ulan po ay dulot na lang po ng mga thunderstorm sa hapon o sa gabi. Oo, nag-aalala po kasi si Christian yung nilaban niya kahapon. Yung hanggang alauna ng madaling araw niyang nilaban, basa pa rin. Hindi pa rin pala matuto yun kasi sisilip lang ang araw. Tapatan mo na ng electric fan. Ms. Glyza, maraming salamat po at mabuhay po ang mga tagapag-asa. Salamat, ma'am. Maraming salamat din po sa inyo. Mga kaserbisyo, subscribe na sa Teleradio Serbisyo YouTube channel.